and welcome to Big Mamshi Diary. Ayan. So today, magluluto tayo ng dish na marinamnam. So, we have here ang ating shrimp. Okidoki. And then, yung ating ayan. Mussels. Yung laman. Wala na yung shell. And, syempre para healthy siya, lalagyan natin siya ng malagintong malunggay ever. Ayan. So, ito, pinipitas lang natin ito, diba, sa Pilipinas. So, dito, tingnan nyo kung magkano. 8 dirhams. And, 95. Okay? So, fresh naman siya. Actually, kung nakatira ka sa medyo, south area, marami puno ng malunggay. So, ayan. So, dito, dahil na sa aming location, walang puno ng malunggay sa area. Kaya, bibili talaga tayo. So, ayan ang ating magiging meal para sa araw na to. So, samahan nyo ako dahil magluluto tayo ng napaka-simple dish at healthy. So, ito, himayin na natin yung ating malunggay. Okay. So, maganda naman siya. Ayan. So, diba, napaka-healthy nito. Pag sa Pilipinas, alam nyo yung mga bagong panganak. Ito. Yung kanilang palagi nga isinasahog sa mga ulam. And this is actually a very healthy na gulay. So, yan, himay-himay lang natin yan. And, syempre, make sure na pag tayo ay nagpe-prepare ng ating food, umuubo po siya, ladies and gentlemen. So, just make sure na pag nagpe-prepare tayo ng food, should be clean. Kasi ito yung pagkain na papasok sa ating katawan. So, make sure yung pag gagayat-gayat, hugasan, mga vegetables. And then, may nabibili din naman yung pang vegetables and fruits para mawala yung mga kung ano man mga meron dyan nakadikit dyan sa mga gulay-gulay na yan. So, importante na talagang hinuhugasan and lutuin ng maayos yung ating mga pagkain. Ayan. Okay, so, himay-himay lang natin yung ating malunggay. So, dinamihan natin to. So, yung ating ulam, isang gagawin lang natin is pakukuluan lang natin to. So, iwas tayo muna sa oil. Ayan. So, pakukuluan. Okay, so, I'll show you the entire process ng napakasimpleng lutuin. Ayan. Brought to you by Big Mamshi Diary. Simpleng pagkain, healthy, at mura lang sa budget. Ayan. So, himay-himay lang natin ating malunggay. Di ba masarap rin ilagay ang malunggay sa mga ginataan, like ginataang tulingan. Ihahalo-halo nyo lang siya. Diba? With the pwedeng lagyan ng talong na may malunggay. So, dito kasi sa gitnang silangan, so, dito sa Dubai, hindi mo kasi siya makikita yung mga malunggay na to kung saan-saan lang. Unlike sa Pilipinas, di ba, halos lahat ng ating mga bakuran ay may tanim na malunggay. At saka yung bunga nitong malunggay ay masarap din siya actually ng inuulam. Diba? Ayan. So, tapos na tayo sa ating paghihimay. Diba, di ba tamad tayo minsan, no? Pag sa Pilipinas, yung mga kabataan natin, yung isa-isahin yung dahon ng malunggay. Pero napaka-healthy talaga nito. Some people are also making malunggay juice, malunggay pandesal, katulad ng ginagawa ni Inday Daret. Don't forget to subscribe to her channel. And
pati si Ann Colette. Ayan, kasi mga magagaling na chef natin yan. Okay, so ready na siya. So, hugasan na lang natin. Hugasan natin siya properly. Okay? So, ito ang sikreto natin. Nilagyan natin siya ng star anise. And, hayaan lang natin siyang kumulo. So, hindi kailangan matagal para hindi ma-overcook din yung ating shrimp. Ayan. Diba? So, paukuluan natin siya and then ilalagyan na natin yung mussels. Nawala ng shell. So, ito na siya. Okay. So, ito, depende na sa gusto ninyo, pwede nyo siya lagyan ng sinigang mix or just as is na pinakuluan. So, ang sikreto namin ko dito is yung ating star anise. Ayan. So, pakukuluan lang siya. And, hindi kasi kami naglalagay ng salt sa aming mga niluluto. Kaya, dalagdagan na lang to taste kung gusto ng patis. Depende sa panlasa. Ayan. So, let it boil lang. And then, ilalagay na natin yung ating malunggay leaves. So, ayan na. Siya ay kumukulo na. So, ilalagay na natin ang ating malunggay leaves. Ayan. So, ito, pwede na natin siyang patayin para hindi ma-overcook yung ating malunggay. And, you can also add itong green chili. So, okay na to. Papatay na natin yung ating apoy.